kalari. Ikaw. So, gumalaw-galaw na. Gumalaw na. O sige, sumuntok kayo ng mga 30 times. Ay, ito lang po. O, suntok dyan, suntok. Yun, sige. Sige. O, yan ha. O. Yan, masakit na. Reminder, Aviso Wellness is a holistic therapy applying scientifically proven from traditional and modern technology. We don't just do chiro or acupuncture alone. We can't just perform chiropractic adjustments casually because it can potentially harm your body. Aviso Wellness Clinic first determines the origin of your illnesses before accepting patients. It's only then that we'll know what procedure to apply to you, involving around 5 to 6 processes. Expect this to last for 6 to 7 hours to elevate our safety standards and ensure the therapy's effectiveness. Ang tanong ko eh, may cross and shoulder kayo, left or right? Dito po sa kanan ko. Ito, inuulit ko ha. Cross and shoulder. Dumaan na kayo sa ibang proseso, di ba? Siyempre, ha? Anim na procedure na ginawa sa'yo, magkakairo tayo ngayon, ha? So, madalit salita, inanda na yon na para safety, di ba? O kasi ang iba, inyan ito, parehas doon hindi, magkaiba ito. Maibang Aviso Wellness doon sa iba dahil 45 years ito, lahat ng mga safety ginawa natin. O sige ha? Tingnan mo na natin, anong ano? O. Hindi ba ka, yan ang ganda na po yan. Ang ganda na? Oo. Ayaw mo, sakit na. Sakit na po. O, kailan pa ito? Ito nung buwan lang po ito. O, may napuntahan na ba kayong therapist? Ay, napahilot ko na po, pero... Ah, napahilot lang ha? Wala eh. Okay, sige. So hanggang dito lang ha. Sige, sige. Hanggang dyan lang ha. Sakit na ha. Sige, sige. Misa kasi, uy, sobrang tigas na to. Parang tabla na to ha. Tagasan kayo. Kompleto na siya. Tagig, ha? Kompleto. Susubukan ko. Dandahanin natin. Baka hindi niya kayanin ha. Oo, titignan natin kung saan ang kapasidad niyo ha. Oo. Ayun o. Eto. Masakit ito, ha? Isin nyo lang, kaya, go? Hanggang ano lang po. Ay, kung anong kaya mo, ha? O, kung di mo kaya, babalik ka lang. Aldintiin lang natin. Kasi sabi mo, nakalak na, ha? O, sige, sandali. Sige, pakita mo nga kung may naging room na. Yan. Oh. Medyo tumaas niya. Medyo tumaas. Diba? Ah, galaw niya. Galaw. Ganito yan eh. Okay. Yan. O, yun ha? So, gumalaw-galaw na. Gumalaw na. O, sige. Sumuntok kayo ng mga 30 times. Ay, ito lang po. O, suntok dyan. Suntok. Yun, sige. Sige. O, yan ha? O. Yan, masakit na. Sipon pa lang, spray nyo. Sino sinisipon dito? Spray mo siya ha? Spray kayo. Tingnan. Meron na po. Nag-spray kayo? Nakabili na po ako. Kailan pa? Nakalinggo. Ah, nakakatulong. Kaya emergency po ako kasi nairapan ako. Ayun o. Ngayon okay na po. Nakatulong ba yung spray? Opo. Okay nga magsabi? Oo. Okay. Ito si Kasa. Ano sabi niyo? Ano sabi niyo? Anong-ano po, nagtumawag po ako dito kasi nahirapan akong huminga. Ubo ako ng ubo. Ang daming antibiotic, ang dami kong gamot. Then, nakiusap ako dun sa call center nyo. Oo, oh, may call sabi center. Sabi ko, i-priorate mo ako sa lala mo. Emergency? So, emergency. Dinalhan ako dalawa tsaka isang magnet.
Ito, nandito. Ngayon, wala na po. Sawa na yun. Ito ba yan? Ito ba yan? Opo, ito. May, dala-dala ko lagi po. Ayun, ha? Huwag nyo nang ano, ha? Ubus na nga po, kaya bibili ako ulit. Oo, oh, ayan, ha? Ito po. Lagi kong dala-dala to. Tandaan nyo. Kasi apo ko nagkaganito. Oh, kasi very good, ha? Anda to, ang dami kaming inaano yan, ha? Natulungan niya. Ang ganda po niyan, promise. Oo. At, lalo ngayon, ha? Kung sa China, ang dodo ngayon, marami nang napupunong clinic sa ubo, ha? Mangyayari sa atin yun. Ganun din sa China, ha? Kaya paghandaan nyo, dahil ang hirap, tamaan kayo ng ubo, ma-hospital kayo. Eh kung may mahina pa puso nyo, ah, may stroke kayo, doon kaya may namamatay na matatanda, ha? Ang ubo, walang gamot. Pero, nagsisimula sa sipon, tama? Apo, o, sipon muna. Pag napabayaan nyo, inabot ng tatlong araw, apat, wala na, nasa loob na ng baga, ah, magkakatagalan. Pero gagamitin nyo pa rin ito para hindi lumala. O, pero kung sipon pa lang, matalas kayo, katulad ng ginawa nyo, nakarikot. Maganda rin po, Dok, sa tenga yan. Kasi ang sakit ng tenga ko dati. Ano, kasi nakita ko dun sa, ano, okay din sa tenga. Oh. I-sprayan ko yung tenga ko kasi parang masakit, kumikirot. Oh. Maganda. Hindi lang kasi ito, ang dati pangalan nito, multi-purpose spray, ha? Yung iba alam nyo, kaya sa Las Vegas, nagkaroon akong dealer sa Amerika. Yung mga nurse ng Pilipina, sabi ko dun sa dealer ko, ang dealer ko nasa may Quezon City, bakit pa nadala mo sa Las Vegas? May dealer tayo rin, bakit lumakas? Di ba lakas ang COVID? Hindi. Alam mo kung saan? UTI. Ang dealer daw yung nurse. Nagkaroon ng UTI, kung ano-ano na ininom, ito in-spray sa puwerta. Ayun, ayun, kaya doon sila ay maraming nurse, malaking ospital. Ayan, kaya hindi lang yung, yun, sabi sa tenga, kaya dinugtong ko na, ha? Ito, alam nyo kung ano yung laman nito, kung ano yung ginagamit ng ating katawan, sa loob ng ating katawan na pamatay sa virus at bacteria panlaban. Ano yun? Zinc at ano pa? H2O2. Pero wala naman po akong ubo, wala po ako. Umiin na kayo, parang nahihilo lang ako. Ay, hindi, pag sa pag-therapy tayo, yung hilo-hilo, makatutulungan kayo sa therapy. Ibig sabihin nun, may problema yung dugo nyo, yung oxygen, nakakaano. O, mahina ba kayo minum tubig? Medyo... Mahina, o dadamihan nyo, ha? Tapos magte-therapy kayo, ha? Okay, mababawasan na. Yung karanasan ko dito sa magnet na to, pero bago ko naalala to, galing na kami dito noon, eh. Diba, nagpaano na kami. Nagano na. So, gumanda pa ka doon, pati yung likod ko, yung sa likod ko, hanggang gano'n, wala na, eh. Hindi, wala. Ayos na siya. So, ito lang ngayon, bibiyahin na kami ng Mindanao. Yung aeroplano, habang umakyat yan, may pressure yan. Nahirapan ako huminga. Naranasan di ba yung pag huminga, parang may tumutusok sa... No, yes. Sa akin, lumalala siya ng lumalala. Hindi na ako nagpalata sa magulang ko. Parang kumukulo, parang may... Gumagano habang huminga ako. Medyo matagal, pinabayan ko lang kasi minsan nawawala, di ba? Hindi, lolong lumalala. Sabi ko, naalala ko yung dugo. Malapit siguro dugo ko. Oh, diba? Eh, nandito lang sa akin yung bagong ganyan. Kinuha ko magnet. Pagtapat, siguro 2 to 3 seconds, ang luwag ng hininga ko, sabi ko, grabe ito. Naalala ko lang dahil salamat talaga sa kamay talaga. Yung kinalaman ito sa number 2, ano, yung kaninang slide na pinakita namin sa inyo, na yung sa dugo, yun ang pinag-usayan. Kapag acidic ang ating katawan, ibig sabihin, kulang sa oxygen, napaplat ang tao. Kung titingnan niyo yung first picture nito, alkaline yan. Yung sakong ang titingnan niyo, yung pitsol, ha? Yung sakong, tingnan mo, pantay. Pero doon sa acidic, nakita niyo, umaano sa taas kapag nilagyan ng magnet. Diba? Kanina sabi ko, gagamitan natin ang magnet. Ito, calibrated magnet ito, ha? Huwag kayong basa gagamit ng magnet dahil ang magnet, nakakabuti, nakakasama. Tandaan niyo, ang dugo natin ay bakal. Kapag gumamit kayo ng magnet na hindi calibrated, pwedeng higupin yung dugo nyo at nakatulog kayo, pwedeng mahirapan kayo huminga at baka atakihin pa kayo. Ito, kahit gamitin nyo ng 24 hours, 7 times a week o 365 a year, ano? Days, wala kayong problema. Dito, ito kinalibrate ko, kaya ingat kayo, no? Ito, calibrated ito, tawag yung calibrated magnet. Pag ito acidic kayo, inilagay nyo sa katawan nyo rin, inilagay mo rito, alkaline ka, hindi liliit yung sakong mo, di magpa. Pero pag nilipat mo rito, at nilagay mo acidic ito, lalo masakit ang ulo, makita nyo, magbabago. Kung titingnan nyo yung first picture, alkaline yan, yung second, acidic, medyo tumataas na. Pero yung condition, ang kadalasan, wala pang sakit dyan. Acidic lang, tandaan nyo, ang tao, 3 taon, bago magkasakit, acidic ang 3 taon, more or less, ha?
depende sa katawan ng tao. Pero pag yan na inabot na ng tatlong taon, na acidic, dumami na ang bakterya, di pwedeng high blood ka, hypertension, diabetes, kung ano-ano pa, o baka may tumor ka. Kaya iingatan natin. Kaya itong magnet ito, malaking bagay ito pag marunong kayong gumamit. Dahil ito, kayo na mismo magiging doktor sa sarili, kayo mag-i-scan kung may problema sa katawan nyo. Dahil pag ito inalagay nyo kung saan ang acidic ng katawan nyo, ay madidetect, iikli kayo. Kung hindi naman kayo umikli, pantayan ano nyo, sahong nyo, alkaline yon. O anong gagawin nyo? Pag nakita nyo acidic, nilagay nyo dito acidic, mag-i-spray lang ito sa ulo. Mami, pakikita nyo yung spray to, itong ano to. Yung isa naman, nakita nyo, yung second picture, acidic, medyo umiikli na yung maatras na yung sakong niya. Wala pang sakit dyan. Pero pag kami sakit na, katulad ito, may cancer itong paa na to, makita nyo yung number third picture, ayun, makita nyo, ganun ang makikita nyo sa mga susunod slide. Ni-orient ko lang kayo para aware kayo na ganun ang kasi kayong gusto ko, kayong gagamit ng produkto ko, kayo mismo maging doktor sa sarili nyo, huwag kayong aasa sa akin dahil malayo tayo bago tayo magkita, di ba? Ano yung mukha niya, ha? Yan yung may cervical cancer. Ano pangalan mo? Almira Castro. Almira Castro. Sige, tingnan natin, ha? Ando na yung tingnan natin. Ang tao umuurong kapag may sakit, lalo may cancer. Tingnan nyo yung paa. Di ba? Ito, pumasok ito, hinatak ito. Makita nyo? Okay, ang gagawin natin, i-spray natin, kunin mo i-spray. Spray sa ulo, ha? Alisin mo na yung magnet. Okay. Tingnan natin, ha? Kung magre-response yan, ha? Pero pa siya nagaganyan ako, umuho kayang pakiramdam ko. Kaya pakiramdam ko. Importante yan, ha? Yan, sige. Okay. Ayan, ha? Na isprehan na, tingnan natin. Sige, lagay mo na yung magnet doon sa 1. Okay, lagay mo, ha? Ayan, ha? O, tingnan, sandali lang yan, tingnan natin. Unti-unti, di ba? Ayun. Nagantay na, di ba? Nangawit lang ako, Bigat ng pampi. Di ba? yun ang sinasabi ko, ha? Kaya malaking pag-asa. Napansin natin na maikli doon sa area na yon, so acidic yon, lumapot ang dugo doon, maraming bakterya doon, walang oxygen doon. Doon tayong sariling doktor, ha? Kaya yung iba, lahat naman tayo may cancer, ang totoo eh. Kaya lang maliit lang yung iba. Katulad ko, wala naman akong tumor. O di maliit pa, kasi nga yung doktor natin gumagana. Ang ginagawa niyan, anytime na nagdidikit-dikit, nag-acidic, malakas ang doktor ko, iwahiwalay niya para dumalo yung dugo, nutrients, oxygen, matanggal yung basura. Ngayon, ang bakterya sa atin, pag yan acidic, maraming bakterya, lumalaki yan, kaya lumalaki yung worker yan, parang construction na dumadami ang bakterya, lumalaki ang construction, yung building, ganun din sa katawan natin. Dahil ang bakterya sa atin, ba't bakterya anaerobic? Kinakain niyan, acidic. Kung acidic, dadami nga sila. Ngayon, nakakalas-kalas natin, na-deliver yung oxygen, ayaw ng bad bacteria, yung oxygen, yung anaerobic. O ano mangyari, ihinto ang paglaki, maaaring huminto, o lumaki man dahan-dahan, dahil may bacteria pa doon sa loob, may pagkain pa sila. Yung alkaline o yung oxygen, hindi nila pagkain yan, aalis sila yan. So, nakuha nyo na. Yun ang importante. At tandaan nyo, ang tao, bago magkasakit, ay mga more or less, sa estimate, mga tatlong taong kaya acidic, high blood, diabetes, etc. Ha? Okay. Pag-uusapan naman natin tungkol sa cellphone, yung radiation nito. Alam lahat ng tao na ang cellphone, masama ang radiation nito. Ang totoo nga nito, sa lalaki, pagka inilagay mo sa tabi ng, sa bulsa mo yan, base sa maraming pagsisiyasat ng mga eksperto yan, nababawasan ng sperm count o nangihina. Talaga nakaka-apekto. Marami ng mga bata, nagsisisure, etc. So, marami nakakaalam, masama ito. Pero ang hindi nila alam, gaano kasama at paano naging masama. Ito, ibibigay ko sa inyo yung detalye. Ito, invention ko ito. Yan, yung anode na yan. Kung nakikita, nilagay ko ito, cellphone ko ito, nilagay ko rito. Tingnan nyo.
Tandaan nyo, simula pa kanina, ang pinag-uusapan natin, bawal lumapot ang dugo. Dahil pag lumapot ang dugo nyo, dadami ang bakterya nyo. Ano pa? Pwede kayong ma-stroke. Dahil, siyempre, malapot siya, pwede bumara, taas ang pressure nyo, di ba? So, itong radiation ng cellphone, pag ginamit nyo rito yan, pag wala kayong anti-cell radiation, itong ANRAD na invention ko, ay lumalapot ang dugo nyo. Mamaya ipakikita namin sa inyo. At tandaan nyo rin ha, maraming nagbebenta at 25 brands sa buong mundo ang binilang ko dahil galing ako sa Europe, galing Amerika, galing ako China, galing ako Asia. Mga 25 brands. Eh, lahat yung pag ginamit mo, umiikli ka o lumalapot ang dugo mo. Meron silang pinakikita. Ayon tester, wala yun. Eh, huwag kayong maniwala ron. Scam yun. Ang tao, bago magkasakit, iikli muna kayo, mawawalan kayo ng oxygen. Tandaan nyo, hindi namamatay sa kahit anong sakit ang tao. Kahit cancer yan, hindi na mamamatay kayo pag naubusan kayo ng oxygen. Ibig sabihin, lumabot ang dugo nyo. Kaya nasa Biblia yan eh. Ano sabi? Ang lahat ng nilalang ang buhay ay nasa dugo. Kaya ito, ipakikita ko sa inyo kung paano lumabot ito. At paglapot ito, hindi lang tayong apektado matatanda. Tayong matatanda, kadalasan asidik tayo. Pero maging yung bata na alkaline na, apektado nito. Ipakikita ko sa inyo yung video mamaya pagkatapos nito. Ha? Ang tao na i-stroke, hindi nila alam. Pag gumamit kayo, lumapot, para maaring yung sa ulo nyo yan, o kaya sa puso nyo, magkakaroon kayo ng ischemic stroke, o kaya ischemic heart attack. Babara yan hanggang sa pumutok yung ugat nyo, magiging hemorrhagic stroke na yan, o hemorrhagic heart attack na yan. Ano? O yun. Sige, ha? Tandaan nyo ito, nagpapalapot ng dugo ito. Ano ang mangyayari? Para natin masabing lumalapot, iikli kayo. Pantay, di ba? O, tingnan mo ito, pantay. Tingnan mo muna. Pantay. Di ba? Oo, oh, pantay. O, lagay mo yung cellphone. Pantay. Ayun, sige, tawag ka na. Pira mo si cellphone. O. Ano nangyari? Ang bilis naman! Ano ba, yari ka? Mas ano ka? Sobra to. Sobra to. Sobra ka. Lagay mo yung sticker. Lagay mo yung sticker. O, sige, sige. Lagay mo yung sticker. Ayan, may sticker na. Ang baya. Tingin mo. O, ang bilis. Pumapantay, di ba? Mas adik ka sa cellphone kaysa sa akin. O, sige. Pakita mo paano pagtanggal. Tingnan mo sa kanya. Tanggalin. O, tanggalin. Sige, tanggalin yung sticker. O, yan. Tinanggal na. O, tingnan mo. Wow. Oh, lagay mo ulit. Lagay mo. Pakita mo sa kanya habang nilalagay. Asama yun. Ah, tingnan mo. Kung na yung toko nga na. Ah, di ba? Oh, sige. O, oh, tingnan mo. Oh, sige. Dali, dali. Magpapantay na. O. Oh. Yan na. Magpantay na. Tanggalin mo. Tanggalin mo ulit. Isa pa, isa pa. No. Tanggalin. Isa na lang. O, oh, lagay mo ulit. Nakita mo, di ba? O, yun. Lagay na ulit, ah. O. Yari ka, mas adik ka sa cellphone. Nakita mo? Masyado kang allergic. No. Hindi, pareho kayo. Pareho kayo. Hindi, ako mabagal siya. Mabili siya, o lumapot yung dugo niya sa ulo, eh matanda yun. Kadalasan, matanda. Acidic yan eh. Pero yung bata, hindi. Natural alkaline niya. Hanggang 18 years old yan, 15 years old. Basta tama lang yung pagkain. Malusog yung bata. Pero tingnan mo, kung paano siya maapektuhan. Alam niyo ba na ang bata, pagka nag-aaral, kailangan ng maraming oxygen yan. Pag gumamit yan, makita nyo, tingnan nyo, ha? Bumabagal ang pagkatuto ng na ihirapan matuto ang bata dahil nga kulang sa oxygen dahil gumamit ng cellphone. Bago pumasok sa eskwela, gamit ang gamit ng cellphone. O na sa eskwelan, gamit-gamit ang cellphone. O magre-review, ganun din. Sayang, mamaya, ipakikita ko sa inyo kung ano ang yan. Susunod na video na ito. Naman, di ba? Pantay siya, di ba? O, pantay, di ba? Oh, gamitin mo. Ito, ito. Ayan. Okay, gamitin mo. Ligay sa tenga. Kunyari, kunyari nakikita. Ligay mo lang sa tenga. Ligay mo, kunyari, nakikipag-usap ka. Ligay sa tenga. Oh, oh, tingnan nyo, ha? Oh. Ano nangyari? Relax, relax. Relax, relax. Nakita nyo, di ba? Lumiit, oh. Tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Nakita nyo, lumiit, di ba? Oh, tanggalin mo. Bitawan mo dito. Bitawan mo. Oh. Pumantay, di ba? Opo. Oh, gamitin na. Hawa ka mo. Ayan. O, sige. Kunyari, ha? Usap. Ayan, ha? O, tingnan mo. Oh, wala, di ba? Wala.
mga natatanging Pinoy sa bansa, ginawaran ang pagkilala sa katatapos lang na Bravo Philippine Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful sa na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming una sa Diyos, siyempre, pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan, lalo-lalo na sa panahon ng pandemic.